Hello, everyone. For this episode, I'm going to interview one of the countries, the Philippines, top female models of her generation. And she won the Project Runway Philippines Season 3 Model Award. Ladies and gentlemen, Annalita Vizcarra. Kumusta? Working? Lang kayo po. Opo, medyo busy lang this past few days. Hindi bali, okay lang yan. Trabaho yan eh. Gracia yan, no? Anyway, so, okay. Annalita, nirecord ko na earlier yung introduction ko sa'yo. So ngayon, didiretso na tayo sa mga tanong, no? Maaga ka nagsimula sa modeling. Teenager ka pa lang, nagmo-model ka na eh, di ba? Yung ba talaga yung pangarap mo simula nung bata ka? Well, actually, modeling is not part of the plan. Yung plan is mag-aral, graduate ng college, sumali ng pageant, pag nanalo, matalo, whatever. Yun na yun. That's my parang life goal or life plan. Pero along came the way yung opportunity na sumali ako ng pageant sa province namin, tapos yung isa sa mga judge, na-discover ako. I didn't win. I was first runner-up. Tapos, ang sabi ng isang judge, matangkad ka, bata ka pa, baka gusto mong magmodelo, baka gusto mong itry. Eh, at that time, fourth year college po ako. Tapos parang sabi ko, fourth year high school. High school. Tapos, hindi pa ganun kalaki yung idea ko about modeling. Yes, nanonood ako ng Asia's America's Next Top Model, si Tyra Banks, lagi kong napapanood yun. And then, other than that, yun na, wala na, hindi ko na alam. Tapos, so, hindi talaga part ng plano mo, growing no, up. Hindi talaga siya. Okay. Mm-hmm. Tapos, parang sabi ko kay mama, ma, bakit hindi ko itry? Kasi parang, since may family naman kami here sa Manila, kasi si Papa, siya yung taga-Manila talaga. Mm-mm. Sabi ko, try natin ma. Tapos yun, pumunta kami dito for the summer. Chinek namin. Sama ko si Sir Jim Ross. Tapos yung friend niya from L'Oreal, si Sir Borge. Si Sir Borge Aloba talaga yung kakadiscover. Si Borge. Pinamahan nila ako ni Sir Jim. Pumunta kami ng Calgary to check and try. Ang nakausap namin that time, si Sir Alan Acosta. Mm-mm. Tapos, ayun,
sabi, sige, go, bakit hindi mo i-try for casting ng Philippine Fashion Week at that time? So, parang, after that, bumalik kami ng probinsya ni Mama kasi summer, that summertime. Nag-enroll pa ako ng first year college. Nag-enroll ako for 2 weeks. Doon? Tapos very, doon? Sa probinsya? Sa probinsya po. Opo, naka-enroll ako ng college. Tapos, sabi, tapos sila, Sir Borge, tsaka Sir Jim, nag-porsigido talaga. Nagtatanong ko, ano na yung plano mo? Ganito, ganyan, ganyan. So, parang ko naman, sige, try ko. Bakit hindi? Diba? Sayang naman yung opportunity. Tapos, ayun, after that, dinrop ko yung enrollment ko for 2 weeks. Pumunta na kami dito. After, pagdating ko dito, set up kami ng photoshoot. Tatlo na sila yung fair godfather ko that time. So, kasali na si Sir Archie, na wala na siya ngayon sa atin. Pero, si Sir Archie of Maybelline. Yun. Okay. So, Annalita, naging part ka ng ng Project Runway Philippines Season 3, no? And nanalo ka pang, ikaw yung model winner, no? Kasi, yeah. Di ba, kung sino yung winner na designer, yung modelo niya, winner din, di ba? Si Milka Queen, no? And paano yung naramdaman mo nun nung alam mo namang may mga kasama ka dun na kahit pa paano, mas nauna sa'yo. Diba? Tapos ikaw pa yung nanalo. Anong naramdaman mo nung when Milka was proclaimed the winner? Tapos eventually, ikaw din winner as model. Kasi may kasamang model competition yun eh, diba? So, anong naramdaman mo that time na bagets ka pa, and then nanalo ka? How was it? How was the feeling? At that time, siguro dahil masyado pa akong bata, parang wala lang sa akin. Hindi naman sa parang ano, pero syempre super happy mo na parang, oh my God, I mean, bago pa lang ako sa industry and then I get to achieve this title. Sabi ko parang, actually ginawa ko lang talagang training grounds yung Project Runway at that time. Kasi hindi, first time kong nag-try sa Philippine Fashion Week, hindi ako nakuha. So parang sabi ko, sige, yung agency na nakakuha sa akin, pinasok ako sa Project Runway, sabi nila, try mo na lang. Sabi ko, sige, why not? Kasi gawin ko siyang training ground. Since may mga kasama akong professionals, yung ginawa ko talaga is, pinag-aralan ko kung paano sila maglakad, and then, in-enhance ko na lang on my own. Tapos kung, the way also sila manamit, and also kung paano nila i-carry themselves nila, and also, with Miss Tweety there, and Apples Abirin, parang we also have mentors to help ourselves then. Parang yun siguro very thankful ako. Yun yung number one na naramdaman ko. Kasi sabi ko, imagine someone na wala talagang background or experience nanalo. And ayun, very thankful din ako kay Mommy Milka na hindi niya ako binitawan for the last 3 episodes, I think. Ikaw talaga ayun. Yung choice niya nung last 3 episodes. Ikaw na yung ginusto niya. Oo. Kasi I remember parang ikaw pa yata yung finale, di ba? Dinirek ko yun. Ikaw pa yung finale nung ni Milka eh, di ba? Opo. Kung sino yung designated model, siya talaga yung gagawing finale. I remember. Ang ganda pa ng damit, di ba? Hi Milka. Totoo yun. Kung naka-work kayo, tapos parang naririnig ko na pinag-uusapan ng mga kasama kong mga, sila Zandra, tsaka sila Natasha na strict. So parang kung nasan ako, nandun lang talaga ako nung area kasi ayun yun, ang late and everything. So parang naman, hindi ako alis dito. Unless sabihin na magla-lunch. sobra naman kayo. Ganun ba talaga ako ka-ruthless? Hindi naman, strict lang. So parang ako naman, ayoko na magkaroon ng bad impression, kumbaga, sa mga kapapakamay. Annalita, nakita kitang medyo nag-develop no, sa industry, sa Philippine modeling industry. Sa totoo lang, sasabihin ko sa iyo ngayon, sa panahon na to, na-reach mo na yung status ng pagiging senior. No? Yung na-reach mo na yung status na komportable ka na pwede ka na makipagsabayan sa mga established models. Alam ko po yan, mga kaibigan, dahil magaling po lumaka dyan. At saka nakita ko po talaga siya nag-grow sa industry. No? Masaya naman ako sa narating niya na. No? Saan mo na attribute itong
galing mong lumakad, yung tinagal mo sa industry, yung ginugusto ka ng mga designers, ano sa tingin mo yung factor na nag, in a way, nag-succeed ka na sa iyong industriya? Siguro, direct, I think yung discipline sa self. Kasi unang-una bilang, I must admit no, na yung pinakaunang director na naka-work ko po is kayo. And then, hearing na ayaw nyo ng late, sa ayaw nyo sa ganito, sa ganyan. So parang kailangan attentive lagi. So parang ako dun ako unang, hindi naman natakot, parang dun po unang... Ako friends, huwag kayo maniwala dyan, sinisiraan lang nila ako. E dun, yun yung unang talagang sumagi sa isip ko na kailangan talaga pag modelo ka, kailangan very active nung utak mo. Hindi yung parang nalolost ka in what way. Kailangan, akala kasi ng iba pag modelo ka, maglalakad ka lang. Maglalakad ka lang. Correct. Hindi nila alam na may timing yun every walk mo, may beat kang susundan or either contra tempo or on beat. Correct. So parang, hindi pala siya yung basta maganda ka lang, magaling ka lang mag-post, maayos kang kaya mong dalhin. The minute, okay na. Pero I think first and foremost, yung discipline talaga. And then yung respect sa mga tao sa paligid mo. Yun talaga yung pinaka core nung pagiging isang, well, not only a model, but as a person. No, it ano yun, it defines you as a person also eh, di ba? Yung discipline especially. And nagpapasalamat naman ako hanggang ngayon dala-dala mo pala yung mga yan, di ba? Dala-dala mo pala yan. Kasi hindi lang siya sa modeling eh, pati na din sa everyday life mo. Real life, yes, totoo yan. Tapos through the years, Annalita, alam mo na maintain mo sa totoo lang, except syempre nung recent show natin, napansin ko lang na medyo nagdagdag no ng timbang, pero na-maintain mo talaga yung ano, madali mo namang bawasan yan eh, di ba? Na-maintain mo yung measurements na kailangan sa mga modelo. Meron ka bang exercise or diet na sinusunod? Ano sikreto mo? Ano sikreto mo? Ikwento mo nga sa kanila. Yung tulog lang po. So, yun talaga yung ano nila sa akin dati. Si Annalita, masa. Masandal, tulog. Lagi nilang pag walang ginagawa, tulog. Hindi Annalita. Kasi sinasabi nilang masa. Masandal, tulog. Eh, hindi ka naman tumataba. Ngayon na lang siguro nag-mature ka na. Tsaka syempre may work na. Tsaka ko lang napansin. Malakas din naman ako kumain ng mga... Siyempre yung bata pa, maka-rice tayo sa kamukasal eh. Only rice, ganun. Pero so, wala kang sinusunod na exercise? Walang ganun? Wala talaga. Siguro nung sumalin na lang ako ng pageant kasi di ba po nagbinibini and Miss World ako. So, ay, kung kalimutan ng mutya. Huwag mong kalimutan ng mutya. Yung mutya kasi direct, siyempre baby pa ako nun. 19 lang din ako nung sumali ako noon. Pero nung Miss World and binibini na kasi medyo mature na din. So, sinasabi nila mag-workout ka. Doon talaga ako nahirapan nung ano namin first training namin sa workout. Kulang na lang sa umiyak ako. Oo. Yun. Anyway, Annalita, you're one of the models na i-mix yung studies and modeling, no? Paano mo na manage yung time mo through the years? Nag-aral ka eh, nakita ko tong nag-aaral ka. Minsan hindi mo nagagawa yung show dahil meron kang requirements sa school, na intindihan naman namin yun. But doon ako bilib sa mga taong ano na napaghahalo yung dalawa. Paano mo nagawa yung... Mahirap siya actually. Mahirap talaga siya kasi minsan parang especially college days, may mga times na 3 absences lang pwede. So parang iisipin mo, wait lang, absent ba ako today or hindi? Gagawin ko ba yung show o hindi? So nandun lang talaga sa balance na pag itong show, eh, especially yung pag yung designers or yung production team is super close na sa akin. Parang, tapos casting ka, pumunta ka, tapos nakuha ako. Tapos parang naman, sige, kukunin ko na lang. Tapos, makikiusap na lang din ako sa prof ko. And then, fortunately, naiintindihan naman nila yung situation na working student ako. If I don't work, hindi ako makakapasok na. Naiintindihan naman nila. And super thankful din naman ako sa mga professors kasi sa PUP, hello. na very understanding nila. And also,
ayun, madali lang din naman makiusap. Yun lang din naman eh. Explain mo lang yung situation mo, yung side actually, mo. Both sides naman, no? Both sides madali makiusap naman. Sa school at saka sa work, no? Opo. Na naranasan ko rin sa dati na makikiusap ako na kung okay lang po ba kung ma-late sa call time kasi magpapasok ako, then tatakbo na lang ako after, yung ganun. Ako naman, before experience ko kay Annalita, pag sinasabi niya sa assistant ko na kasi may school, sige, payagan mo na. Kasi I understand that you have to prioritize your studies, no? And it's your future. Kaya naman dati, pag nakikiusap yan, syempre kung as much as possible, binibigay. Pero kung talaga hindi kaya, sinasabi din naman namin, di ba? Alam mo yan. Sabi ko talaga, try ko munang makiusap. Kung hindi, bakit ko pa naman ipipilit? Ayoko na rin maging burden sa iba. So, ayun. I can attest to that, no? Kasi nakita ko talaga itong nag-grow sa industry. Talagang, at saka yan kasi pag pinakiusapan mo sa mga bagay-bagay sa mga shows, pag hindi siya madaling kausapin, hindi siya mahirap kausapin. Ayan, go, why not? Napakadaling kausapin. So, actually, yung December 2 show namin, bigla lang nandun siya. Kulang kami na muna. Ay, sumali ka. Mag-show, go. Anyway, Annalita, curious lang ako. Ito hindi mo nakikwento to sa amin eh. Hindi mo nakikwento. Sino sa mga local or international models ang iniidolo mo at bakit? Siguro sa local talaga eh. Si Miss Tweety. Bilang yun nga, nakasama ko talaga siya for a few months sa Project Runway. And very motherly talaga siya sa amin. Yung parang minsan pupunta siya sa area namin, tapos tatanong niya, are you girls okay? And then, she'll give a few tips and tricks on how to do. Kasi, nung first few days na nagtataping kami ng Project Runway, madulas yung ano namin, yung runway namin. Runway. So, very slippery. Mm-hmm. Binibigyan niya kami ng tips na, oh, to do that hairspray or something. Parang, marami siyang binibigay na tips. So, parang, yun talaga na acquire ko, and then nakatulong talaga siya along the whole run of my modeling career. International marami kasi ayun nga, as I've mentioned before, si Tyra Banks, yun yung siya yung unang modelo na nakilala ko kasi nga yun yung nanonood ako ng America's Next Top Model. Tapos and then si Coco Rocha kasi sa moves niya parang hindi siya awkward. Kung titignan mo awkward pero hindi talaga kasi very flawless yung galaw niya, the way yung transition ng moves niya, very majestic. Parang ganun. Ayun. Yun, alam mo Annalita, syempre alam mo naman ako very observant akong tao, di ba? Siguro innate na sa akin yun. Naobserbahan ko at kilala ko rin kasi si mama mo, very close ka sa family mo. Okay? So, ano ba yung support na binigay nila sa'yo para lang makapagpatuloy ka ng modeling despite the school load, tapos ngayon trabaho? Kumusta naman yung support nila mama mo sa'yo? Paano yung binigay nila suporta? Siguro one of the reason why tumagal din ako sa industry kasi sobrang supportive din nila. Is pwede naman nilang sabihin sa akin na hindi, tapusin mo muna pag-aaral mo sa kakana magmodelo. Pero hindi, sila mismo yung nag-push na ituloy ko lang. Aminin ko first 3 years ng career ko, umabot ako sa point na tigil ko na lang kaya. Si parang wala naman ako masyadong nabubok na jobs, parang hindi na siya ganun ka boom. So parang sabi ni mama, pag hindi ka na masaya, tigil mo na lang. I mean, mag-aral ka na lang and all. Tapos parang sabi naman ni papa, kung ano sa tingin mo yung makakabuti sa'yo, nasa sa'yo yun. So parang ako naman, ayoko na siyang bitawan eh. Napamahal na ako sa pagiging modelo. Sobrang, meron talaga at some point in our lives na parang magda-doubt ka sa self mo. Pero very thankful ako na yung advice na binigay ng parents ko is hindi yung lilimit sa akin sa kung hanggang saan lang. They gave me options. They gave me choice kung ano ba yung gusto kong gawin sa life ko. So parang dun ko na-realize na
ayoko siyang bitawan. So, ayun. Tuloy, sige na rin. Yung... Kailangan namin na matatangkad. Di kaalis ka pa. Anyway, Annalita, anong nakakapag-motivate sa iyo sa buhay to go on with life? Ano yung motivation? Family ko talaga direk. Kasi, number one, sila yung source of strength ko eh. Pag yung nagda-doubt na ako, muna-una kong kakausapin si mama, parang ganito, ganyan. Tapos mag-heart-to-heart talk kami agad ni mama. So parang sasabihin niya na ganito, ganyan, bibigay siya ng advice, and then kakausapin ko rin yung lola ko before. Tapos sabihin niya, ay, nasa sa'yo naman yan kasi buhay mo rin naman yan. So parang then kung ano yung kaya ko, wag ko din daw masyadong tawag dito, i-push yung sarili ko na aabot sa point na mapapagod ako at ako na rin yung magigive up. Sila yung source of strength ko na nagbibigay sa akin ng mga motivation na very minsan na lang talaga sabihin ko, thankful ako na sila yung family ko. Okay, so ang tagal mo na rin sa industry, no? More than, ilang years na ba, Annalita? Ilang years na? 10 years na ata. 16 ako nag-start eh. More than 10 years na. Ngayon, yung syempre, marami ka nang naranasan sa modeling, no? Marami ka nang na-experience, no? Sa tingin mo ba, yung karanasan mo at yung disiplina mo na nakuha sa modeling, nakakatulong sa trabaho mo ngayon? Super direct. Very, very helpful siya. May mga times, especially maliit lang ang mundo, kung akalain mo na, marami ka pang makikilala ng ibang tao. Pero at some point, marirealize mo na itong mga tao, kilala din ng mga tao na na-meet mo na before. So very, bilog ang mundo, kumbaga. Tapos, kung ano yung natutunan mo from the moment you started, i-apply mo lang sa sarili mo and then i-enhance mo yung self mo, it will help you grow and then be a better person. Nararamdaman mo naman yan, ngayon nag-work ka na, nararamdaman mo naman na nakatulong yun. Malaking tulong talaga siya, Dere, kasi yun nga yung respeto sa ibang tao, yung disiplina sa sarili, and then yung respetuhin mo din kung ano yung limit mo na hindi ka matatakot sabihin sa ibang tao din na ito lang, ito yung kaya kong ibigay, ito yung hanggang dito lang yung effort ko, hanggang saan ka lang. Meron tayong mga moments na akala mo kaya mo pa, pero at some point ikaw din yung bibigay na parang ay hindi ko pala kaya. Annalita, bukod sa mga kaedad mo o kaedad ko na nanonood nitong video, meron din mga bagets eh. Meron mga bata na, na gusto rin maging katulad mo. Anong advice ang ibibigay mo sa kanila? The best advice siguro is don't stop. Always believe in yourself. And huwag mong limitahan yung sarili mo. Pero at the same time, alamin mo rin kung hanggang saan lang yung kaya mo. Hindi lahat ng oras lahat ng bagay kaya mo. Kasi umabot din ako sa point dati na, hala, sige, tanggap ng show, kala mo kaya. Pero you give up yung katawan mo eh, kulang ka sa tulog, magsiskip ka ng meal kasi may next show ka pa, or yung oras ng biyahe, yung mga ganong moments. So para sa akin, know your limits, but always never give up on your dreams. Kasi di ba umuwi ka pa nun sa Cavite, remember? Well, ganun talaga, tiyaga rin, no? Tiyaga, patience, yung dapat mahalin mo rin yung ginagawa mo, no?
Kaya yan, narating mo na yan, nag-work ka na ngayon, di ba? Sana yung mga bata dyan. Oo, nakakamit eh. Tapos minsan yung casting sa Balintawak. Yes, oo. So sana yung mga bata dyan, I know that some of you would like to become a model like Annalita. Pakinggan nyo lang sinabi niya, ulitin nyo lang itong video na to, yung interview na to. And ano nyo yung mga sinabi niya, isaloobin nyo yung mga sinabi niya. Kasi alam ko yan, nakita ko yung lumaki sa industriya. Okay, lastly, Annalita, last ano lang, hihingin ko lang sa'yo. Sino si Annalita ngayon? Itong question na to, tinatanong ko din sa sarili ko. Ever since eh, parang sino ba ako, ano ba ako, parang the only answer I can get or give myself is si Annalita yung tipo ng tao na kayang ibigay lahat para sa pamilya niya. Kung gagawin yung pinaka-best niya, kung may pinaka-pa sa best, gagawin niya yun for her family. Kasi ako ta yung punot dulo ng buhay ko para sa pamilya ko. I know. Alam ko po yan. Alam na alam ko po yan. Nakita ko po yan lumaki sa industriya nung nagsisimula. Hanggang ngayon katrabaho pa rin po siya. Okay. Alam mo, Annalita, thank you. I know you're busy. Busy ka. Nag-work na po kasi siya. So, alam ko marami siyang ginagawa. But she still found time to be with us. So, thank you, Annalita. Sana sa mga susunod pa, kung kaya pa naman ng trabaho, kaya pa. May mga trabaho pa naman tayong gagawin, ha? Okay? Alam mo yan, direct message ko lang. Okay, no problem. Bye-bye. Bye-bye, Annalita. Bye-bye.